Natagpuan na ang isang painting ng mag-asawang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at unang ginang Imelda Marcos na nawala sa kasagsagan ng People Power Revolution. Napulot ito matapos itapon noon sa basurahan. Naingatan naman ito ng isang pulis. Ito ang balita ni Nestor Torres. Marami sa mga supporter ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang nalungkot nang patalsikin siya sa pwesto noong EDSA People's Power Revolution taong 1986. Walang nagawa ang mga nakaupong gobernador at mayor nang palitan din sila sa pwesto. Nang panahong iyon, ang mga gamit at mga larawan ni dating Pangulong Marcos sinira at itinapon at ang iba naman inalis sa munisipyo. Alam nyo ba dito sa bayan ng San Rafael, Bulacan, naka-preserve pa rin ang painting ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at ang kanyang asawa, Dasiginang Imelda Marcos. Kaibigan matalik ni dating Pangulong Marcos doon si dating Bulacan Governor na Sing Santiago. Si Santiago ay inaanak ni San Rafael Councilor Rogelio Balones. Loyalista at supporter sila ni Marcos Sr. Ayon kay Police Colonel Rainiel Balones, PNP Provincial Director ng Misamis Oriental, nang matapos ang EDSA People Power Revolution, pinulot ng kanyang ama ang itinapong painting ng mag-asawang Marcos. Itinago ito ng kanyang ama noon sa paniniwalang mali ang akusasyon laban kay Marcos Sr. Ngunit nang mamatay ang ama ni Police Colonel Balones, idinisplay niya ito sa bahay nila upang maingatan. Ito ay itinapon nung matapos ang revolusyon, 1986, uprising. So nagpalit ang gobyerno. Kaya ang ginawa ng mga naupo ay itinapon ang anumang bagay na may larawan na nagpapaalala sa mga Marcos. Itinapon nila ito. Ito ay pinulot ng aking tatay at inuwi sa aming bahay. Hanggang ngayon, nandunin sa akin. At iniingatan namin sa aming bahay. Hindi siya naniniwala sa mga naging akusasyon kay Ferdinand Marcos. Ayon naman kay Professor Danilo Santos, na dating Municipal Mayor Secretary ng Bayan ng San Rafael, nang magpalit ng administrasyon noong 1986, ay wala ng anumang alaala ng Pangulong Marcos na naiwan sa munisipyo. Mabuti na lamang, yung painting ay naingatan ng isang pulis. May contribution pala kahit papano na naiwan noon na nawala. Na yung nakikita ko dito sa wall na ito, yung ginawang painting. Kala ko wala na yung pala. May taong suminop, may magandang puso na suminop sa painting. Hindi naman matukoy kung sino ang pintor o saan galing ang painting ng mag-asawang Marcos. Samantala, makalipas ang 10 taon, ang lumang munisipyo ay ganap ng isang eskwelahan, ang Bulacan Polytechnic College. Ayon sa administrasyon ng Bulacan Polytechnic College, wala silang binago sa istruktura ng munisipyo. Samantala, nakatindig pa rin sa harap ng munisipyo ang pinakamatandang puno sa bayan ng San Rafael na edad 120 taon na may malaking kaugnayan din sa painting ng mag-asawang Marcos. Yung painting ni President Marcos kasama nga si First Lady Imelda, naging mahalaga. At ito din naging mahalaga, itong puno na ito ng akasya, naging mahalaga una sa tanda, sa edad. Tumitindig siya katulad ng painting na yon. Hanggang ngayon, tumindig pa rin. Makikita yung kanyang mahal na anak. Nakatindig yung painting katulad ng akasa na ito. Meron pang isang larawan na itabi. Na meron ngayong mahawak na naitago. Natiyak na matutuwa ang ating Pangulo pag kanyang nakita. Kung paanong marami ang nagtiwala noon sa kakayahan at abilidad ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., naniniwala ang ilang Bulakenyo na magagawa ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na sundan ang mga yapak ng kanyang ama bilang Pangulo ng Bansa. Naguguhit at lilika ng larawan ng isang maunlad na Pilipinas, mga mamamayang puno ng pag-asa sa hinaharap. At gaya ng naingatang painting ay hindi malilimutan, bumilang man ng ilang dekada. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahakalagahan.